Isang mabilis muna na shoutout mga ka-O Sports. Shoutout kay Edmund Edralin, Mark Brian Lagatic, Panfilo Elaba, Brando Vlogger from Jeddah, Saudi Arabia, Joel Levantino, at kay Freddy Alejo. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba mga ka-O Sports. Welcome back sa aking channel mga ka-O Sports. Simula nga nung nalipat si Calvin Abueva papuntang Magnolia Hotshots, humihingi na nga daw ng trade request si Matthew Wright papuntang ibang kupunan. Dahil daw, isa nga si Calvin sa malapit kay Matthew Wright nung nasa Phoenix pa sila. Dahil ayon sa source na si Snow Badwa, may gusto nga daw paglaruan na daw na kupunan itong si Matthew Wright, at ang gusto niya nga daw mapunta ay sa Barangay Ginebra. Pero bago natin yan pag-usapan ng gusto, please subscribe to my channel and click the notification bell button para lagi kang ma-notify kada may upload akong video. Tara, at pag-usapan na natin yan mga ka-O Sports. Dahil nga sa paglipat ni Abueva sa SMC Company, hindi ra maiwasan ni Matthew Wright na baka siya din daw ang sumunod na trade sa ginagawa nga ng Phoenix. Kahit pa nadagdag nga sa kanila ngayon si Vic Manuel sa kanilang lineup, gusto pa din daw papalipat ni Wright ayon sa source. Dahil baka hindi nga daw tumagal, ay malilipat din naman daw siya na kupunan. Sa ngayon kasi mga ka-O Sports, parang nagbabawas at nagtitipid nga ang kumpanyang Phoenix. Dahil ayon sa balibalita, may utang nga silang 45 billion last year at may mga iba pa nga silang kailangan bayaran, kaya nga napilitan silang bitawan si Abueva sa ibang kupunan. Ang laking pera nga niyan mga ka-O Sports. Tapos sabi pa nga ay kailangan pa din nila magbawas pa ng ibang staff member para makasurvive pa this pandemic. Hindi na nga din kasi nirenew ang contract na malapit pa kay Matthew Wright na si Alex Malyari. At nagstay na nga lang siya doon sa Hawaii ngayon. Sa totoo lang mga ka-O Sports, nanghihinayang ako dito sa Phoenix kasi nagiging contender na sila, tapos biglang ganito. Kung saan malapit na sila makapasok sa finals, ay umabot pa sa point na mag-iiba na naman yung lineup nila at kailangan na naman nila bumuo ng bagong chemistry. Yun kasi yung mahirap gawin, yung mabuo yung samahan ng kupunan mo. Pero yun nga mga ka-O Sports, ayon sa source, gusto nga daw mapunta ni Matthew Wright sa SMC Company. Dahil alam niya na maganda nga ang pamumuno ng kupunan at doon mapagpapatuloy niya nga ang kanyang magandang laro. At ang napili niya nga na nire-request niya sana sa agent niya na mapuntahan niya ay ang Barangay Ginebra team. Oo, mahirap nga daw mapunta siya sa Ginebra. Pero kung talagang ayaw na niya na kasi sa kanyang kupunan, ay wala na nga magagawa ang management doon. Tulad nga nung ginawa nila kay Manuel. Kahit pa alam nila na lugi sila sa trade na ginawa nila, nakapalit niya ay si Brian Heruela at first round draft pick, ay kailangan nga nilang gawin yon. Kasi hindi na nga daw masaya si Manuel sa status niya being Alaska player. Mahirap din kasing pilitin yung tao na magdarupa. Baka ikasira pa nga yun ang chemistry ng team. At masayang lang yung ginagawa nilang mga practice. Pero kung sakaling matuloy nga yung trade kay Matthew Wright sa Barangay Ginebra, ang nakikita ko nga pwede nilang bitawan ay si Art De La Cruz plus Prince Caperal plus draft pick nila. At syempre yung hindi nga mawawala, yung cash consideration para pandagdag nga sa budget ng Phoenix Corporation. Ganyan na kasi ang nangyari talaga. Yung mag-a-add ka ng cash para mapapayag mo talaga yung kabilang kupunan. Kilala nyo naman si Matthew Wright mga ka-O Sports. Isang kalidad na player at clutch player din yan. Malaki ang may tutulong niya sa Ginebra team kung sakaling magkaroon na sila ng isang stable forward position at magaling na defender din yan. Minsan, nakukompare na nga yung playing style niya kay Marcio Lassiter. Dahil bukod sa pagiging 3-point shooter niya, eh pwede mo nga din siyang asahan pagkakailanganin mo ng puntos. Kailangan na lang nga natin tanggapin na madami nga nalulugi na kumpanya ngayon at hindi nga nila may iwasan na bitawan yung mga key players nila. Tulad nga ng sinabi ko sa nakaraan kong video,
Hindi natin masisisi kung napupunta yung mga kalidad na players sa mga big companies like MVP or SMC companies. Dahil sa ngayon nga, sila na lang ang mga may kakayanan na magbayad ng malalaking halaga sa mga kalidad na players. Even si Coach Topex Robinson nga ay hanggang ngayon tikom pa din ang bibig niya dahil sa mga nangyayari nga sa mga players niya. Wala din kasi siya magagawa dahil desisyon nga yun ng management. Gustuhin man niyang magstay nga si Calvin at si Matthew Wright na nagde-demand na nga daw ng trade ngayon, ayon sa rumors, ay wala nga siyang magagawa dahil kung kapos na talaga sa budget ang kumpanya. Kailangan niya pa din gawin yung responsibility niya being head coach ng Phoenix Fuel Masters. Para sa inyo ba mga ka-O-Sports, pabor ba sa inyo na lumipat sa Ginebra team si Matthew Wright? Or mas okay na magstay na lang siya sa Phoenix at bumuo na lang ng chemistry ulit kasama si Vic Manuel? Mag-comment lang kayo sa baba. Hanggang dito na lang muna ulit mga ka-O-Sports. Salamat sa panonood ng video na to. Peace out!